Nasubukan mo na bang umakyat sa mga matatarik na daan tulad sa off-road trip paakyat sa Mount Pinatubo? O sumakay sa bubong ng jeep habang nakatanaw sa bangin sa gilid ng kalsada parang sa Halsema Highway? May mga taong tinuturing na adventure ang paglakbay sa mga delikadong daanan o kalsada. Ngunit para sa ilan, ang mga mapanganib na kalsada ang tanging daanan papunta sa kanilang tahanan. Sa video na ito, ipapakita ang ilan sa mga pinakadelikadong daanan sa buong mundo. Ang mga ilan ay nakakamangha dahil sa galing ng pagkakagawa ng kalsada, habang ang iba ay nakakatakot panoorin dahil sa hirap ng pagdaan ng mga sasakyan. Ang isa sa mga sikat na mapanganib na daan ay matatagpuan sa Norway. Ito ang Atlantic Road na dumadaan sa Atlantic Ocean. May haba itong 8.3 kilometers at pinagdudugtong ang isla ng Averøy sa mainland ng Norway. Halos 6 na taong ginawa ang kalsada at ilang beses din itong tinamaan ng malalakas na bagyo. Ang Atlantic Road ay binubuo ng 7 tulay at dinisenyo upang magmukhang animoy ahas sa gitna ng karagatan. Maganda ang tanawing makikita habang dumadaan ito at popular din ito para sa bird watchers. Ngunit tuwing may bagyo, nagiging mapanganib ang pagdaan sa Atlantic Road. Sa video na inupload ni Jessica Angel sa YouTube na pinamagatang Dangerous Norway's Atlantic Ocean Road, makikita ang mga malalakas na alon na humahampas sa Atlantic Road. Ang mga alon ay mas mataas pa sa kalsada at umaabot hanggang sa kabila ng kalsada. Kayang itulak ng mga alon at bugso ng hangin ang mga dumadaang sasakyan. Dahil dito, tinuturing na mapanganib ang Atlantic Road. Sa bansang Bolivia naman, mahahanap ang daanang makitid na at matatayog pa. Kilala ang daanan bilang Death Road at mapapanood sa videong Bolivia's Death Road ng Top Gear kung bakit ito ang bansag sa daanan. Sa video, mapapansin na makitid ang North Yungas Road sa Bolivia dahil may lapad lamang itong 12 talampakan. Mahirap magkasya ang 2 sasakyan at kailangang magdahan-dahan ang mga nagmamaneho kapag may kasalubong sila. Paakyat ang daanan. Ang simula ng daanan ay nasa 600 feet mula sa sea level at ang tuktok ng daanan ay nasa 15,000 feet. Maalikabok din ang daanan kaya hindi masyadong nakikita ang daan minsan. Maliban sa mga sharp curves at lubak-lubak na daan sa North Yungas Road, ang malaking hamon sa mga sasakyang dumadaan ay iwasang mahulog sa bangin. Makikita sa video na sagad na ang gulong ng sasakyang kulay pula sa gilid ng kalsadang katabi ng bangin. Sa isang pagkakamali ng nagmamaneho, maaaring mahulog ang kanilang sasakyan sa bangin na may lalim na 15,000 feet. Taon-taon, halos 300 tao ang nadidisgrasya sa North Yungas Road kaya din ito tinawag na Death Road ayon sa theculturetrip.com. Nagkalat ang mga krus sa daan bilang palatandaan ng bilang ng mga namatay at babala na din para sa mga motorista para mag-ingat. Dahil bangin na rin ang pinag-uusapan, ang Guliang Tunnel sa China ay daanan na katabi ay ang pinakamatarik na bangin sa buong mundo. Bukod sa kilala ito bilang isa sa mga mapapanganib na daan, pinagmamalaki din ito ng mga taga-China dahil hinukay lamang ito ng 13 malalakas na lalaki mula sa Guliang Village. Ang mga residente ng Guliang Village ay nakatira sa tuktok ng bundok at ang tanging daanan nila ay ang makitid na hagdanan sa gilid ng bundok. Ang tunnel ay hinukay sa mismong bangin ng Taiyang Mountains at madaming residente ang namatay habang ito ay ginagawa. Inabot ng 5 taon ang paghukay sa Guliang Tunnel na may habang 1,207 kilometers. Ang Guliang Tunnel ay nagdudugtong sa Taiyang Mountains sa ibang parte ng Henan Province.
sa documentary ni David Gorney tungkol sa Goliang Road Tunnel. Makikita na madilim sa loob ng tunnel kaya kailangang nakabukas lagi ang headlights. Sinasabihan ding bumusina paminsan-minsan ang mga sasakyan para magbigay abiso sa mga kasalubong nila at sa mga namatay sa tunnel. Dahil ito ay mataas at nasa gilid ng bundok, may mga pagkakataong mahamog at madulas sa Goliang Tunnel. Sa ngayon, nagiging atraksyon ang Goliang Tunnel para sa mga motorista at bikers. Isa din sa mga mapanganib na daanan sa mundo ang Kabul-Jalalabad Road sa Afghanistan. Kilala ito bilang delikado hindi dahil sa itsura ng daanan kundi dahil sa dami ng mga pagbomba, kidnapping at salpukan ng mga sasakyan. Ayon sa dangerousroads.org, may habang 64 kilometers ang daanan at ito ay nasa loob ng teritoryo ng Taliban, isa sa mga terrorist group sa Afghanistan. Masikip ang kalsada at maraming palikuliko. Hindi din ito sementado at madalas ay madulas ang daanan. Karamihan ng aksidente sa Kabul-Jalalabad Road ay dahil sa reckless driving ng mga dumadaan. Ang mga sasakyan ay nahuhulog sa bangin na may lalim na 2,000 feet pababa sa Kabul River. Hindi na mabilang ang disgrasya at aksidente sa daan dahil sa dami nito taon-taon. Ayon sa article ni Franz Stefan Gadi sa TheDiplomat.com, halos araw-araw ay may barilan at pagsabog na nangyayari sa Kabul-Jalalabad Road. Kaya naman ito ay binabantayan ng Afghan National Army at Afghan National Police. Ilan lamang ito sa mga mapapanganib na daan sa buong mundo. Mapanganib man, ngunit ang ilan sa mga ito ay nagsisilbing tanging daanan ng mga residente upang makapaglakbay sa mainland o sa karating na probinsya. Mahirap at mapanganib ang pagdaan, ngunit ito ay kailangan upang sila ay makapaghanap buhay. Sa kabila ng kaunlaran at modern technology, ang ilan sa mga daanang ito ay nananatili pa ding mapanganib at walang pagbabago tulad ng Goliang Tunnel. Ang ilan din sa mga ito ay nagiging tourist attraction ngayon dahil sa mga taong mahihilig maglakbay.